At ngayong bagong taon, kayang-kaya raw maipon ang halos 70,000 piso. Yan po ay kung susundin ang turo at challenge ni Kuripot Pinay na viral ngayon sa internet. Sakto si Bernadette Reyes. Dahil karaniwang New Year's resolution ang mag-ipon, heto't naging viral agad ang savings challenge ng Cagayan-based blogger na nakilalang si Kuripot Pinay, ang Kuripot 52-Week Money Challenge. The 52-Week Money Challenge ay nakita ko lang sa isang blog na Life As You Live It. Kaso, ang na-present doon ay yung dollar equivalent. So naisip ko, ba't hindi ako gumawa ng Pinoy equivalent? Sa ilalim ng challenge, mag-iipon ka ng 50 pesos sa unang linggo ng Enero. Sa ikalawang linggo naman, 50 pesos times 2 o 150 pesos ang idadagdag mo. 50 pesos times 3 naman sa ikatlong linggo. At 50 pesos times 4 sa ikaapat. Hanggang mabunong mo ang 52 linggo ng taon. At ang maiipon, 68,900 pesos. Maging religious ka lang at consistent sa pagsisave. Pero puna ng financial expert na si Francisco Colayco, baka mabigat na ito sa ilan dahil mahigit 2,000 na ang iipunin pagdating ng Disyembre. Kahit anong ganda ng formulary mo, kung ang kinikita mo ay kulang, hindi ka makakalikom ng ganong kalaki. Kaya mga vlogger na sina Rene Fapolan at Emerald Ridao, gumawa ng mas kuripot 52-week money challenge. Imbis na 50 pesos, 20 pesos times week number daw ang idadagdag sa savings. Pagkatapos ng taon, makakaipon ka na ng 27,560 pesos. Pwede rin ibahin ang halaga o ang pagiging dalas ng ipon, basta regular at sasabayan ng disiplina. Kadalasan, ang gasto sa mall, yung pwede mong ipagpabukas eh. So kung 4 beses ka nagmumalling, gawin mo 2 beses na lang. Mas malaki rin daw ang ilalaki ng pera kung hindi ito sa alkansya ilalagay. Pwedeng sa banko para may interes, pero mas mainam sa iba pang investment kung kikita ito ng mas malaki. Yung maliit kong pera na 1,000 isang buwan, babakas ako doon sa 10 bilyon. Ang tawag doon in collective investing. Yung mga instrumento dyan ay yung tinatawag na mutual fund. Or yung produkto ng mga banko na tinatawag unit investment trust fund. Ano man ang inyong paraan ng pagtitipid o gaano man kalaki ang kaya niyong ipunin base sa inyong kinikita, ang mahalaga, makaugalian ninyo ang pag-iimpok para sa kinabukasan. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.